Magandang umaga mga kasari. Magandang gabi mga sa Magandang gabi mga kasari sa mga mapapanood dito pag gabi, magandang gabi. Pagka mapapanood to pag umaga, magandang umaga. Pag mapapanood to pagkahapon, magandang hapon mga kasari. Ito po si Madam Duday, ang super box po ng bayan. Meron na naman tayong topic for today about sa sigarilyo, no? Diskarte ko sa sigarilyo kung bakit ko siya mabilis mapaubos. Ano-ano nga ba ito? At kung gusto mong malaman, syempre panoorin mo to hanggang dulo. Baka malay mo, may tips akong mabigay sa'yo at mabahagi sa'yo. Diba gusto mo yun eh? Diba gusto mo yun? Gusto mo yun? Gusto mo yun? So exercise muna tayo. 1, 2, 3, and 4. So habang wala pa yung vlog ni ST sa kanyang yung sponsor niya, no, nakakaloka. Panoorin niyo alas 4, guys, no. Minamadali ko na tong aking video kasi manonood ako ng vlog ni ST about doon sa Tribute, ano ba? Tribute Philippines ba? Channel in Chururut. Ayun doon sa Tribute Philippines. Samahan niyo ako, manood po tayo doon, ha. Alas 4 po ng hapon. Ay, panoorin po natin 'yon, no. So, eto na nga, guys. So, guys, no, unang-unang tip ko kung bakit ko napapaubos ng mabilis ang aking mga sigarilyo dahil sa eto, guys, talaga nagkakatalo talaga sa presyo. Hindi ko naman ibig sabihin na kung yung presyo ko ay presyo mo na rin, guys, no. Iba-iba kasi ang pananaw natin sa presyuhan about dito sa sari-sari store, no. Kaya naiintindihan ko yung presyo mo at sana maintindihan niyo rin po yung presyo ko. So, ang benta ko po dito kaya mabilis ako mapapaubos is 7 pesos, no. Ang isa po ay hindi per pack, no. So pag magtatanong kayo sa akin kung magkano tong isang rim nito, hindi pa rin siya nagtaas, guys, no. 1116 per rim. Ayan. So ang benta ko nito, guys, pag per pack less 5 pesos po ako, no. Magiging 135 po, guys. Ayan. So lahat po ng sigarilyo ko, guys, no, less 5 pesos po ako pag per pack siya binili dito sa akin, no, sa may Kalookan. Ayan. So guys, ayun po yung diskarte ko. Medyo mababang presyo talaga, guys. Kasi kahit sino naman eh, kahit ikaw naman, 'di ba? Kung sino yung mababa, siya yung pupuntahan mo. Pero hindi naman si ibig ko sabihin sobrang baba yung pagpapresyo mo, kasi depende talaga, guys, kung yung produkto talaga natin is mabili, ayun po yung babaan natin ang presyo. Kasi benta to ng benta, wait lang. So kapag mabili yung produkto natin, no, so benta tayo ng benta, sinasabi ko lagi to, kita tayo ng kita. So ayun, alamin natin ngayon kung magkano ang kikitain natin dito, ha. Pag per piraso to, ha. Pag per piraso mabibenta lahat, kung magkano ang kikitain din, ha. Tingnan, check natin, guys, no. Para alam nyo at may idea kayo, 'di ba? Para ganahan kayong magtinda, 'di ba? Gusto niyo 'yon. Ah, ito na, guys. Kukuwentahin natin. Ano ba 'yan? Nawawala pa yung resibo. Saan ko nilagay? Nawawala pa yung resibo. Saan ko nilagay? Baklang to, hanapin mo muna. Wait lang, guys, hinahanap ko. So, hi guys, welcome back. So, biro nyo, guys, kung ibibenta nyo siya ng 7, yung tamang presyo lang, guys, ha. Kasi sa iba talaga, guys, sinasabi ko talaga dito, no, minsan 8 na yung ano nila, yung sigarilyo nila. Pero hindi naman natin kasi sila makukumpara kasi iba naman kasi yung bilihan namin, di ba? Kaya nirerespeto ko yung dito sa amin, ha, kung magkano yung bentahan nila. 8, meron 9, dito talaga 7 talaga sa akin, no. Syempre, pag tumaas na tong si Malboro, so siguro mag-8 na tayo talaga. So biro mo, guys, no, sa isang rim nito, guys, 'di ba ang daldal ko, no? Sa isang rim nito, guys, is kikita ka ng 240 pesos, 'di ba? Ayun pa ba nun? Sa isang pack naman, wait lang, guys. So sa isang pack naman 'to, guys, is pag napaubos mo 'to, meron kang kikitain na 23.50 kasi ang isang pack nito dun kay Kari ko, guys, is 116.50. Ang isang rim naman ng ulitin ko, ang isang rim ng Malboro Red doon kay Carico is 1,160 peso. Ayan, guys, no. 'Di ba? Ayan, guys, no. So hindi na masama sa 23.50, ha, kung gusto niyo talagang mapaubos yung sigarilyo niyo. Okay na as para sa akin, guys, ha. Okay na ako doon sa 23.50 na tubo, 'di ba? Okay na 'yun kasi sinasabi ko nga sa inyo, pagkaalam nilang mababa yung presyo nyo, bili nang bili sa iyo ngayon yan. Lapit nang lapit sa tindahan mo. Kasi bisyo to. Hindi na nila maiiwasan yung bisyo nila, guys. Sinasabi ko sa inyo. So, dun tayo kikita ng kikita, bibenta ng bibenta sa mga sigarilyong to, no?
Ito yung strategy sa sari-sari store. Kaya nagpapa-improve talaga siya sa mga bisyo-bisyo talaga. Aminin natin sa hindi, ang mga bisyo talaga ang nagpapa-improve ng sari-sari store natin, no? Yung ibang mga product, ano na yan, bonus na lang yan, guys, no? Yung kumakaisip ka ng iba pang product, bonus na lang po yan sa pag-unlad ng ating sari-sari store. Gusto mo yon? Ito pa, tips ko pa. Para marami tayong tips, no? Ito guys, yung Mighty ko naman guys, ang bentahan ko naman dito, papakita ko rin sa inyo, dyan lang kayo. So ito nga guys, so like dito sa Mighty ko guys, no? Sa iba talaga guys, is 6 pesos na yung Mighty. So kayang-kaya ko pa ibaba, no? Ito guys ha, depende po sa status ng sari-sari store mo. Kasi strategy to ng mga owner, kaya medyo mababa yung presyo. Kasi napansin ko yan eh, kung saan maano ma, kung saan mababa yung fast moving, no? Doon bumibili lang bumibili sa iyo ang mga tao. Napansin ko yan guys, ito yung diskarte ko sa akin sari-sari store. Kung ano yung mabentang produkto ko guys, is ayun yung binababaan ko. So disclaimer guys ha, depende po ha, sa status ng sari-sari store nyo kung kaya nyong magbaba ng presyo, no? Hindi ko po kayo pinoporsige na magbaba rin kayo ng presyo katulad sa akin, no? Depende po kasi talaga sa depende po sa ganap ng sari-sari store mo kung kaya mo na talaga, no? Huwag nating biglain yung mga bagay-bagay, makakarating din tayo sa ating patutunguhan. So eto na nga yung Mighty na to guys, is bili ko dito is 876, no? Sa Mighty ano to, Mighty Agent, 876. So biro mo, pag napaubos mo to, ang tutubuin mo lang, no, is 124 pesos. Bakit ganun, Duday? Napakababa naman sa'yo. Kasi nga, gusto ko talagang mapaubos kasi effective naman eh. So, pag napaubos itong isang rim, oh, bibili na naman ako kay Mighty hanggang sa ganun yung continuous yung pera, no? Umiikot yung pera. Ibig sabihin, nagtatrabaho yung pera para rin sa'yo, di ba? Di ba? Ayun ang pinakamaganda doon. Ayun dapat yung mindset na tinuturo ko dito na mababang presyo pero mabilis naman. O mababang presyo pero mabilis naman, kasi sinasabi ko lagi sa inyo, no, kita ka ng kita, benta ka ng benta pag mababa, kasi mabilis eh. Ibig sabihin yung pera hindi na i-stack sa iyo, no? Bibili ka na naman. Like this, 'di ba? Bumili na naman ako nito, 'di ba? Kung marami lang nga talaga akong pera, bibili, napakaraming bibiliin ko na nito kasi napakabenta nito, 'di ba? Ganun yung mga strategy dapat sa isang sari-sari store. Huwag ka mag-alinlangan na ibili yan ng fast moving para lumago yung sari-sari store mo. So ayun yung sinasabi ko sa iyo dito guys, na pinapalakas ko yung loob mo para magtinda ka ng mga fast moving, di ba? So ayun yung guys, no? So yun sa Mighty guys, no? Pero pag bumili sa akin ng per pack si Mighty, di ba, 120, no? Ah hindi, 100 to, minus 5 pa ako doon, no? 95, di ba? Nakakaloka si bakla, no? Kasi nga yun ang strategy ko guys. Depende po sa strategy nyo kung gusto nyo mapaubos talaga yung fast moving item nyo. Kasi napaka fast moving nito, Mighty at saka to. Kasi meron ditong construction guys, no? Ayun ang ginagawa ko, construction dito, na sa akin na talaga sila bumibili. Minsan kalahati, o diba, 50 kalahati, diba na, eh pag per pack pa binili nila sa akin to, o 95, minus 5 pa ako. Hanggat may tubo pa ako na ano, kasi ganun talaga guys eh. Diba nga sa mga incheck, kahit hindi tayo incheck ha, kasi napansin ko yun eh, bultuhan yung mga incheck bumili. Diba nakakaloka, kahit, kaya pala bultuhan sila bumili guys, no? Yung tubo kahit piso-piso, marami rin. Dapat ayun ang ilagay natin ng utak natin, no? Pag negosyante tayo, dapat ganun. Para maaalingin mo naman yung madami-dami mo stock, kung di mo naman bibenta ng ano, hindi mo naman bibenta ng mura. Mura pero may kita ka pa rin, ha? Ganun yung guys, ha. Mura pero may kita ka pa rin, no? Aanihin mo naman kasi 'to, 'di ba? Hindi mo na, di ka na magsisigarilyo. So ayun yung strategy ko sa pagbebenta ng sigarilyo, guys, ha. Mababang presyo. Eto pa, guys. Papakita ko pa sa inyo yung mga sigarilyo ko pa. So si Winston naman, guys, is nabili ko siya ng 1067, guys. 1067. Ang pag napaubos mo to guys, isang rim na to, 133 lang ang sayo. So dito yan sa sari-sari store ko, ha. Ayun guys, ha. Sa is pesos ko po siya binibenta, para alam nyo, no? Sa mga bago nagsasari-sari store, depende po sa inyo kung gusto nyong gawin yung strategy ko guys. Kasi sabi ko sa inyo, napakabilis pag ganun yung presyo, no? Hinihikayat kita na ganito, kasi yung iba talaga kasi di nila kayang i-budget talaga guys. Pinahihirapan sila. Ang mahal-mahal ng sigarilyo, ayan mamaya. Sa bagay kasi nag-umpisa rin naman ako sa ganun din talaga, na pero binuksan ko yung pag-iisip ko sa pagninegosyo guys. Nung binuksan ko yung pag-iisip ko sa pagninegosyo, ay oo nga, no,
ibenta ko kaya ng mura talaga, ng mababa, no? Para sa akin na sila bili ng bili. Dapat ganun. Dapat yung may strategy ka na ganun talaga, guys. Kung ano yung mabenta talaga, babaan mo, sinasabi ko sa iyo, may bibili lang, wait lang. So, dito na tayo, guys, no? Ay, nasabi ko na sa inyo, guys, ha, 6 pesos ko ito binibenta. May kikitain lang ako dito na 133 pag napaubos ko isang rim, no? Kaya mahalaga sa akin yung mga bawat piso, guys, sa mga kulang-kulang. Napansin nyo sa harapan ng tindahan ko, di ba? Bawal utang, bawal kulang. Kasi ang puhunan ko dito malaki, pero ang kikitain ko maliit. Kung hindi pa ako bibili ng marami, hindi ako kikita ng malaki. Gusto mo yon? Malaki. Wow! Wow! So, ayun na nga, guys. So, at ito pa, guys. Ang isang strategy ko, mabilis din ako mag-compute dahil dito sa ginagawa ko. Ayan. Kung viewers kita, guys, alam na alam mo to na ayan, oh, yan ang diskarte ni Bakla G, yan. So lahat ng tagsasais na presyo, ni-ready ko na kasi minsan 'di ba nagko-compute pa tayo. Oh, wait lang. So ayan, oh, ang kinagandahan nito, guys, hindi na ako magko-compute pa, 'di ba? Ilan yung sa Winston, bumili siya ng 10, oh, 60, 'di ba? Yan, nakikita ko na agad 'yan, no. Ang gagawin ko na lang ngayon, magsusukli na lang ako. Mas pinabilis dahil dito sa ginawa ko na 'to, no. So ito yung discard tips ko, ha, pagkabago ka pa lang sa inyong sari-sari store, at kung gusto mong mapaubos ang iyong sari-sari store, no. Ay, masaya. Kung gusto mong mapaubos ang iyong mga sigarilyo sa iyong sari-sari store, hanggang dito na lang, guys, sa itong discard ko, guys, no. Sa lalo to sa mga bagong nagsasari-sari store, pwedeng-pwede sa inyo yan, no? Isulat nyo, ayan, no? Itagsasais na sigarilyo, tagsisete na sigarilyo, ayan. Ayan, di ba? At, ayan, yung dalas, ayan. Ayan, guys, ang diskarte ko, tagsisete at sais na sigarilyo, ayan. So, sana, guys, meron na naman kayo nakapulutan aral dito sa aking pagyayaw-yaw for today, no? So, ito yung diskarte ko, guys, ha, mababang presyo sa inyong mga sigarilyo, no? Pero, guys, no, depende pa rin yan sa status ng inyong sari-sari store. Maraming salamat po. Ito po si Madam Duday. Please like, share, and subscribe my YouTube channel para updated ka sa mga bago kong video. Bye-bye! Thank you for watching!